Magandang araw mga kamusiko. Ako po ay si Michael Mark Guevara, isang membro ng AMP Big Band, saksoponista, isang guro, musiko, at kung ano-ano pa. Ako po ay magbabahagi sa inyo ng paksa tungkol sa pag-improvise o pag-adlib. Maraming mga nagtatanong sa akin, ano daw po ba ang kinakailangan upang maka-adlib? Magagamitin po ba dito ay isang kilang o kaya isang pentatonic lang, buong kanta, pwede na. Tapos may magtatanong pa, kung wala daw bang panahong magsipra, matututo pa din bang mag-adlib? Ilan lamang yan sa mga katanungan na mga gustong magsimulang mag-improvise. Para po sa akin, bukod sa tenga o pagsipra, pakikinig ng mga recording, pagbasa ng isang transcription sa YouTube, alam nyo yung mga sinasabayan na music sa YouTube, pag-jam syempre, ay kinakailangan din po natin ng kahit na basic lamang na teorya sa musika. Ilan dito ay alamin ng major scale, alamin ng modes ng skala, halimbawa yung Dorian, Mixolydian at Ionian. Pag-usapan natin yan mamaya. At alam nyo, mahalagang matutong mag-adlib sapagkat unang-una, hindi ka makakasama sa big band kapag hindi ka marunong umadlib. Marami dun, babasa tapos biglang magkakaroon ka ng adlib sa gitna tapos babalik sa basa ulit. So hindi lang kailangan panaybasa, hindi rin kailangan panay-adlib. Kailangan meron ka nung parehas. Napapalawak din ang creativity o pagkamalikhain ng isang musiko pag nag-adlib. Natututunan din natin ng music theory kasi pag nagsipra tayo ng solo, ina-analyze natin para matranspose o kaya magamit sa pag-solo natin. Saka marami pang iba. Sa pag-aaral ng musika or pag-adlib ay para lalong maintindihan, maramdaman at magawa ang mga iniinsayo, hindi kailangan yung impatient ba na bibilisan ka agad. Simulan natin sa mabagal, parang nagbabike. Simulan mo munang balansihin na hindi bumabagsak hanggat sa makontrol mo na at kaya mo ng paglaruan, kumbaga. Ensayuhin ng mabagal para mas tumatak sa tenga, sa utak at puso ang ating ginagawa. Kumbaga sa pagkain, ninanam na mo bawat subo. Ganon din sa pagtugtog, kada nota nararamdaman mo. Ang babahagi ko po sa inyo ay isang basic lamang na pamamaraan upang maintindihan natin ang proseso ng pag-aaral ng isang adlib o paano madlib. Pagkatapos sana ng ating diskusyon na ito, ay inaasahan ko na ang mga lumahok sa lecture na ito ay magkaroon ng idea kung paano magsimulang mag-aral umadlib. Napili ko ang blues para sa ating pagkaaral ngayong araw na ito kasi ito ay simple lamang at medyo madaling ipaliwanag. So ito ay may 12 bara. Mahati natin sa 3 ang phrasing. Tayo ay nasa key of C. Itong unang chord natin ay C7. So dahil yan ay ang key natin, home key, tawagin natin siyang 1. So itong C7 ay nasa dominant function, meaning mayroon kang triad, major triad, at flat 7. So yan yun, do, mi, sol, at flat 7, meaning B flat. Pupunta ngayon siya sa 4, F7, fa, la, do, mi, bemol, flat yung 7, at babalik sa 1 and 1. So ang first phrase, 1, 4, 1, 1. Ang susunod na phrase ay 4, 4, 1, 1, meaning fa, la, do, mi, parang kanina, at 1, do, mi, sol, si, do, mi, sol, si. At ang ika-third phrase natin ay 5, 4, 1, ika-fifth ng si ay ang G, so sol, si, re, fa, natural, fa, la, do, mi, bemol, at yung 1, do, mi, sol, si. Pakinggan natin ito sa ating unang example. Pag-uusapan naman natin ito ay ganun pa rin
chord tones pa rin, pero kung mapapansin ninyo, meron na siyang voice leading. Ang voice leading po ay kung saan yung pinakamalapit, doon pupunta. Pwedeng pataas, pwedeng pababa. So halimbawa nito, do, mi, sol, si, pwede magpunta ng do, pwede magpunta ng la. So nag-desisyon akong dalin sa la, papunta doon. Lahat po yan chord tones, fa, la, do, mi, pero magkakaiba na ang sunod-sunod. La, fa, do, mi naman. Pagkatapos ng E-flat, taas naman siya, voice leading naman, papunta ng third ng C7. Ganun pa rin, nag-desisyon akong bumaba. Yan po ay tinatawag nating melodic line. Kahit simple lang po yan, yan po ay melodic line pa rin. Hindi kamukha nung kanina natin, lahat nasa root position. Ito ay mayroon na tayong tinatawag na voice leading. So yan, papunta naman ng fifth, third to fifth, B flat to A, mi fa, papunta ng root, 7 to root, mi, 7 ng F7, papunta ng third ng C7. Ito po ay B-flat dapat ito. Do, mi, sol, B-flat, do, tapos pupunta ng E. Itong root, pupunta ng third. Pag ano ng movement, so kung papansin nyo, meron siyang movement. Kumbaga, meron direction. Yun yung maganda rin sa paggawa ng counterpoint or line. Merong skip, at saka merong step. May step to E, skip, skip, then step to G. So, pakinggan natin itong pangalawang example natin. Ito naman pong susunod nating example ay ganun pa rin, chord tones pa rin, pero sinabi ko nga kanina parang nagbabike, ito binilisan na natin ng konti from quarter note, ginawa nating eighth note. Ganun pa rin, panay chord tone pa rin, chord tones pa rin, pero yan, eighth note na, mandun pa rin yung sinasabi nating shape, tsaka yung line, tsaka yung voice leading. Meaning yan, yung pinakamalapit, B flat to A, F to E, E flat to G. Pakinggan natin kung anong tunog nito. Lahat po yan ay chord tones yan. Wala tayong binago dyan hanggang sa maaari. Ewan ko kung meron kayong nakitang walang chord, hindi chord tones yan. Pero chord tones po lahat yan. Pakinggan natin itong susunod na example. Mag-break po muna tayo kaunti sa blues at tayo ay magpunta sa major scale. Di ba napag-usapan natin kanina yung different modes? Tatlo lang naman ang importante yung gusto nating matutunan ngayon. Ang una ay ang Ionian. Ito yun. Pag sinabi ng Ionian, parang si major scale. So, do, re, mi, fa, sol, la, ti. So, yun yung Ionian na mode. Alam na natin yung major scale. Kung mapapansin nyo, kapag nilagyan natin ng thirds, bawat nota, stack of thirds, kumbaga, do, mi, sol, si, kada skala, re, fa, la, do, mi, sol, si, re, fa, la, do, mi, sol, si, re, fa, la, do, mi, sol, si, re, fa, la. Nakaka-create tayo ng seventh chords. So, ang unang stack natin, do, mi, sol, si, ay C major 7. Ang susunod ay ang D minor 7, re, fa, la, do. Mi, sol, si, re, sa third degree, fa, la, do, mi, major 7. Sol, si, re, fa, dominant, kasi itong 7th natin ay naka-flat, kasi kung major 7 yan, G major 7, dapat F sharp.
La, Do, Mi, Sol, minor triad, and minor yung 7. And then Si, Re, Fa, La. Yan po ay half diminished. Pag full diminished, flat yung 7. Dapat minor. Pag full diminished, minor 3rd, B to D, minor 3rd, Re to Fa, minor 3rd, Fa to La, major 3rd. Kaya half diminished, hindi buo. So, dahil pag sax, hindi ka naman makapagtugtog ng tawag dito, ng harmony. So, para ma-practice mo yung chord mo, wala kang magagawa kundi tugtugin to isa-isa. So, ganito ang tunog na. Yan. Ang susunod po natin ay ang pagkuha ng tinatawag na 2-5-1 dun sa major scale. Ang 2 o Dorian kung tawagin ay ang second degree. Kaya yan sa C major, ang 2 ay ang D minor 7. Yan yun. So pag sinimulan mo yung scala, diatonic pa rin, walang flat, walang sharp. Kung anong key signature ng C major 7, ng C major, yun pa rin. So Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Mapansin nyo, pinulahan ko yung chord tones. So, nandyan yun. Root, 3rd, 5th, and 7th. Ang mixuli dyan ay ang 5th degree. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5th degree. So, ganun pa rin ang skala pero sinimulan mo lang sa G. Kaya tinatawag modes. Iba-ibang skala pero dinerive pa rin dun sa major key na yun. Diatonic. Walang flat, walang sharp. Siya iba mo lang sinisimulan. So ito ngayon yan, andyan yan, ang ating major scale. Okay? So pakinggan natin. Ito naman, ganun pa din. Ayan yung chords natin ng 2-5-1. Re, Fa, La, Do, Sol, Si, Re, Fa, Do, Mi, Sol, Si. So dyan nakukuha ang 2-5-1. Major scale pa din. Pakinggan natin itong 2-5-1 na to. Diatonic chords ni C major. Play. Susunod na key natin papag-uusapan ay ang key of F. Ganun pa rin ito, parang sa key of C. Ganun, diatonic. Diba? Ang diatonic, kung ano ang key ng key of F, yun pa rin ang dala ang lahat. So, ganun pa rin, nagkaroon tayo ng stacks of thirds. Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa, La, Do, Mi, Sol. Ang tawag natin dito ay diatonic chords in the key of F major. Lahat yan ay dala ay B flat lang kasi tayo ay nasa key of F. Pakinggan nga natin ang diatonic chords in the key of F major. Makikita naman natin dito sa susunod na ating example ay ang 2-5-1 diatonic scales in F major. Dorian, meaning nagsimula ka sa second degree. Yan yun. So, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. So, B flat pa rin yan. Ganun pa rin. Pula, yun yung ating chord tones. At ang C7, ang 5th degree. At ang ating ayon yan, ang F major 7. So, pakinggan natin ang 2-5-1 diatonic scales in F major. Siya. Ang susunod nating example ay ang 2-5-1 diatonic chords in F major. Sol, Si, Re, Fa, Do, Mi, Sol, Si, ang ating mixuli dyan at ang ating 1, F major 7.
Itong susunod naman ay nasa key of D major, F sharp and C sharp ang dala. D major scale, diatonic, ito ang tunog ng diatonic chords in the key of D major. Ang susunod ay ang 251 diatonic scales in D major. Ang second degree niya ay ang E minor 7. Ang fifth degree ay ang A7. At ang Ionian ay ang D major 7. Ganun pa din. Nakakulay pula ang ating mga chord tones. Itong example ng 251 diatonic scales in D major. Example natin ng ikatatlong example para sa D major ay ang 251 diatonic chords in D major. E minor 7, A7 at D major 7. Pakinggan natin. Ngayon tayo ay mayroong kaalaman na tungkol sa mga 251. Ngayon, isasali natin ito ngayon sa ating blues. So, ganito natin isasali yan. Ang una ay, di ba, ay napag-usapan natin na 1, yun yung ating unang bara. Ang susunod ay F7 at C7, yung third. Itong fourth bar natin, instead of gawin natin C7, gagawin natin ng 251 papunta ng F. So, ang mangyayari, G minor 7, napag-usapan natin yan, yan ang tunang F. C7 at bagsak ay F7. Ang binabagsak at pwedeng minor, pwedeng major, pwedeng diminished, pero yung 2-5 malaking bagay para ihatid yan papunta sa F. Ihatid yan ang ginagawa ng 2-5, naghahatak papunta sa isang tonality. So yan, diretso tayo, 4-4-1, eto na. Nagkaroon dito sa bar 9, 10, 11 ng malaking 2-5 of C. 2-5 of C, D minor 7, G7 at C7. Pero bago dyan, nagkaroon din ng 2-5 of D para hinatid papunta sa D. So magkaroon tayo ng E minor 7, A7 at bumagsak sa D. Pagkatapos ay G7 at C7. At itong bara na to, usually tinatawag na turnaround, para bumalik ulit sa puno, lalo na sa mga jam, paulit-ulit yan, matagal na paulit-ulit yung ganyang tema ng blues, lalo na napapasarap. So anyway, eto ang tunog nitong ating root position chord tones with 251. Itong ating huling halimbawa ay pinagsama-sama natin ng ating mga natutunan simula kanina. So nandito na ang mga chord tones, yan lahat yan, chord tones yan. Diatonic scales, kamukha nito kasi yan ay hindi naman chord tones para sa C7 yung A. So nagkaroon tayo ng scalar na approach papunta sa third ng E. Nandyan ang mga 251 natin, 25 ng F, 25 of D, 25 of C of course. Ito ay sinulat kong solo para halimbawa ulit. At ito sa banda rito, pagkatapos ito ay tinamad na ako ng konti kaya gumawa na ako ng sarili. So pagkatapos po ng halimbawa na ito ay mag-uusap naman tayo, balitaktakan, tanungan tayo kung may ma-share ako sa inyo at kung meron din kayong ma-share sa akin. Maraming salamat at sana na gustuhan nyo ang aking maiksing lecture. Maraming salamat.